Manuel Quezon, would take you on historical pilgrimages, you know, to churches and other sites to better appreciate our country and its history. Where would you suggest parents bring their kids, you know, for these pilgrimages? Well, ang maganda nga na dahil yun sa nabanggit mo, Howie, marami ng mga local areas na identified na dito ginanapang ganun, ito yung bahay ni ganun. Siguro doon tayo magsimula na merong konsepto yung landscape of history na ang kailangan meron tayong mapa sa loob ng ating kote tungkol sa saan ba ang mga landmark ng kalayaan natin. Sa akin, magsimula ka sa Luneta, di ba? Puntahan mo ang Luneta and look at it with fresh eyes. Tingnan mo yung Rizal Monument to be sure, but hanapin mo yung maliit na marker kung saan nagsabi, dito talaga binaril si Rizal. Nasa isang tabi lang, di ba? At doon mo parang maiisasariwa, yun ang importansya ng mga ng historical tourism ng ganito eh. Kahit paano, iba pa rin ang pakiramdam na tatayo ka sa mismong punto kung saan binaril si Rizal. Na ang matatanong mo, kahit syempre filled in na lahat, iba na rin, but kahit paano, maano mo pa ang punto de vista niya na kung lilingon ko, nandun yung pinag-aralan niya, yung dating Ateneo. Nandun ang pagsikat ng araw, di ba? Lahat ng mga bagay na ganun. Kung pupunta ka sa bahay ni Aguinaldo, first of all, it's an amazing building. And second of all, mabubuhay yung tao eh sa pagtingin mo sa kanyang mga kagamitan at sa kanyang bahay. At syempre, naging monumento sa sarili niya yon. May ideya ka na rin tungkol sa kanya. But hanapin nyo na lang ang plaza sa inyong lugar. Dahil ang puso ng bawat bayan sa ating sistema ay ang plaza. Nandun ang simbahan, nandun ang bahay ng pamahalaan. Kahit paano, yun ang kasaysayan ng pueblo o lugar kung saan ka pinanganak o kung saan ka nakatira. Mula dun, pwede mong lakbayin ang mga bahay ng mga kilalang tao at doon mo matatanong bakit ba sila ang kinikilala ng lugar na ito. At bakit kunyari yung mga iba kilala ng bayan at kilala ng bansa. Yung iba kilala lamang ng bayan, nakalimutan na ng bansa. Bakit? Sa bagay na yun, ang dami mo nang matututunan at may enjoy. Most of all, sa akin, balikan mo ang pagkain ng ating mga tuno. Dahil marami tayong matututunan kung bakit ito yung mga pinili nilang ingredients and that sort of thing. Better than any history book sa akin. Tapos makukonnect ka pa sa mga matatanda at baka mainganyo silang mag-share sa inyo ng mga kwento tungkol sa panahon nila na hindi nakasulat sa mga history book. Wow, thanks. I'll take my own kid to those places. And